Aminado ang Philippine Coast Guard na limitado ang kanilang kakayahan para bantayan ang buong West Philippine Sea. Kung paano nila haharapin ang puwersa ng China, tinalakay sa The Mangahas Interviews. Nung nagkaroon ng Senate hearing, parang may duda ang ilang tao sa kakayanan at determinasyon ng ating Coast Guard na depensahan ang ating claim sa West Philippine Sea. Bakit po? Ang Coast Guard, we have very limited number of assets. No? Mm-hmm. And particularly in Palawan, sabi ko, there are only 3 Coast Guard vessels na nandyan. Mm-hmm. And kung gaano kalawak ang West Philippine Sea, you cannot expect na isang maritime feature ay bababara natin ng 24/7 dahil sa lawak ng West Philippine Sea. Sa bahagi ng China, sabi nila, huwag naman din daw mag-provoke ang Pilipinas. Gusto daw nila ng peaceful dialogue. Tayo pa ba talaga ang nagpo-provoke, ma'am? So kung gusto talaga nilang na mapayapang pag-uusap sa West Philippine Sea, I think ang pinakauna nilang dapat gawin is i-pull out ang mga Chinese maritime militia na nagsuswarm at nakakasira ng ating yamang dagat. Ano sa tingin ninyo yung mga salik na dapat bantayan? Ano yung mga do not cross the line na punto para hindi mag-escalate further? Ang Coast Guard vessels natin kapag dinideploy sa West Philippine Sea, yan ang paulit-ulit nating reminder na kahit anong mangyari, kahit anong provocation ng iba to sa inyo, we have to make sure that we're going to maintain cooler heads at we're not going to cross that line, no? Of doing another aggressive activity because they might counter-respond na hindi rin natin kakayanin.